Okay ba yung kampanya namin? Vaccine Nation. Sana, sana magbago ang isip ng tao. For them, for everybody's. Nasadamin nyo na, vaccination. At ahapon na makikita nyo, kayo willing kayo magpabakunan. Sino ba? Kasi yung munang dati. Well, as I have been saying, since December, when we launched our roadmap to vaccination, yung Manila's roadmap to vaccination, sinasabi ko sa aking mga kababayan sa Luzon, at kung sino man yung dadako sa Luzon, na anumang bakuna, brand, in terms of brand, or country of origin, ang dumating sa Pilipinas, as long as ito'y tumutugon doon sa executive order ni Pangulong Duterte, yung executive order 121, na kailangan ang mga bakunang ituturo sa ating mga kababayan o sa ating mga sarili, ay kailangan magkamit ng EUA. As far as the country is concerned, before yesterday, we have already Pfizer and AstraZeneca got the EUA. But yesterday, with the pronouncement of FDA, Sinovac also got the EUA. Now, having said that, whether it is Pfizer, AstraZeneca, or Sinovac, ituturo ko sa sarili ko at kung sino ang may gusto. So, ibig sabihin, sa Manila, pwede ka choosing. Pwede kahit anong brand o kung kailan ka gusto mo. But, if you're going to ask the national government and the local government, if you're going to ask me, ano po dapat namin gawin ngayon? Ang ipapayo ko lagi, kung ano yung unang dumating, tanggapin natin. Yun ang aking payo. So, nagkunyari, ka o Sinovac, kung darating yung Sinovac sa isang araw at magiging available to para sa paligtasan ng ating mga kababayan, para naman magbawasan ko yung pangamba mo, hati tayo ng pangamba. O, di ba papaturo ko muna ako bago ko ito ko sa'yo? O, para pagbulan ng bibig ko. I mean, metaphorically speaking, no? Para lang, kasi importante, ito kasi ang paniwala ko. We must continue to believe in the system. So sometimes, if not most, sometimes the system doesn't work. There is shortcomings in the system. But we must continue to believe that the system will work. In this case, it is in place. That there are specialists, doctors, and scientists who certify that these products, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, are safe for vaccination. So, now, kaysa naman, araw-araw, 100% ang exposed. Ang kagandahan ng bakuna, ayon sa pag-aaral ng mga dalubasa, ang bakuna ay hindi katiyakan na hindi ka na may infeksyon. Hindi totoo yun. Ibig lang sabihin ng bakuna, ito ay karagdagang proteksyon ng tao para hindi siya mapunta sa severe situation. Kaya yun ang kampanya ng IATF, ng DOH, at saka ng syudad. So in line with the national government's effort, in our own little way, the local government of Manila continues to operate within the guidelines, within the system, and in synchrony. So that is material in fight against the pandemic. So yun ang aking. Pero mayroon sabi po ni FDA, hindi niya nare-recommend to para sa mga, yung Sinovac, para sa mga front, sa mga medical frontliners. So paano kung gagawin natin dun sa prioritization? Okay. If there is regulation, like for example, as with regard to your question, kung hindi siya nare-recommend sa mga health workers that deals directly, I think the premise is, hindi siya nire-recommenda sa mga medical frontliners that deals directly with COVID-19 infected patients. Mas mataas yung exposure nila. Correct. Then, those who are non-COVID related medical frontliners can avail. Okay. Now,
Anong ngayon na susunod natin list of priorities kung wala sa medical front lines na may gusto, which we will respect as a matter of policy. Then, I will offer it to the general public, particularly to the economic drivers. Simply because, ang dalawang kinakaharap ng bansa ngayon, if I may borrow the statement of the President, ano sabi ng Pangulo? Pangulo na mismo nagsabi, nagkakaroon na tayo ng problema sa ekonomiya. So now we must handle and balance things, buhay at kabuhayan. No? So, ano ang pinakamabisa para mapaandar natin ng ekonomiya at mabuksan ang negosyo is to give peace of mind sa consumer. So, paano naman natin ma-achieve yung peace of mind and consumer confidence? Kailangan yung mga nagsiservidora o nagsiserve or nagsiservice, delivering their services, ay bakunado. O, ano-ano yung mga yan? Halimbawa, jeepney driver, tricycle driver, mga sa planta o sa tindahan na sa restaurants, they can avail. No? Again and again, while we will prioritize economic drivers, no? Ano pa rin, voluntary. No? Ibig sabihin, hinihikayat pa rin kita. No? Kasi, ako feeling ko na, mas mabisa sa isang tao na mapanatag ang katayuan o kaisipan niya na siya ay bakunado at protektado. So he can be more efficient in this field of undertaking. Sa kabilang banda, yung consumer babalik na ulit sa tindahan, sa restaurant. Bakit? Bakunado na itong mga nagsiserve sa amin. Eh sila yung may maraming interaction. Market vendors. Tama? So makikita mo, para ma-achieve natin both, no, yung balance, is to really tama yung question mo. Ano yung susunod na prioritize? Ako, yung economic driver. Na, may sobra pa rin. Halimbawa lang, let's just move forward, ay pinalad na ang ating pamahalaan na makakuha ng maraming bakuna. May sobra pa rin. Then we will go further because Manila has about 90,000 already pre-registered under Manila COVID-19vaccine.com. So, kung meron na kami 90,000, meron na kami 90,000 na tatanungin. Ano pong gusto ninyo? Pfizer? O gusto nyo po ba? AstraZeneca? O gusto nyo sino ba? O ngayon, ito po, dumating sino ba? O ito po, in-offer namin. Ayaw mo. Pwede kang maghintay. Pero you are at risk. I will keep on reminding you that you are always at risk without the vaccine. In fact, even with the vaccine, you're still at risk getting infected. But you are more there's more strength in your body to protect you, not to be part of the severe numbers in terms of infection. But yung wala kang bakuna ay talagang malalagay ka sa alanganin. At alam mo, data will show a person who are in a severe situation, medyo nakalulungkot isipin, bihira ang nakakaligtas. That is a fact. 50-50 ang chance mo. So 50% na mabuhay ka o 50% na magigabo ka. Now, if the vaccine, sino ba? Pfizer, Moderna, who are now certified by the country as safe, ay makapagbibigay ng proteksyon, 50%, 72%, or 94%, I will grab the opportunity. And I want you to do the same for your own good. Now, bakit mahalaga na bakunahan ka? Nagtatrabaho ka, di ba? We cannot afford a person na nagtatrabaho na mawala ng kita sa loob ng 14 na araw. Umaasa sa iyong pamilya. At marami na nawala ng trabaho. May taggutom na. Kaya nga sa Manila, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Come December, di ba? Binago namin yung budget namin for 2021. We adapted to the survey. Yung survey ng SWS na mayroong involuntary hunger noong September or October pa rin, we adapted for 2021. So this now what we call COVID-19 vaccine, COVID-19 FSP or food security program na dinideliver na ngayon about 700,000 families in the city. Mahirap, middle class, mayaman will receive because gusto nga namin makatulong. Maibsan man lamang yung suliranin ng tao.
At the same time, hindi naman ang goal ng national government. So, talagang komplikado. But, tingin ko naman na mamanage na awa ng Diyos. Mayor, yung pong, hindi ko lang alam kung meron kayong number nung kung sakali na dumating si Sinovac. Meron ba kayong number kung more or less ilan yung naka-allot for Manila? Well, based on report, ito muna, based on report muna, sabi may inaasahang 600,000 na darating na Sinovac. At yung 100,000 yata sa uniform personnel at yung 500,000 to the general public. No? Eh, hindi pa namin alam kung ilan ang magbibigay sa Manila. The question is, are we ready? Well, DOH data said 89% kami ready based on their assessment. Nakuha ko lang yung assessment. Ang Manila ang number one na readiness sa readiness. Nakuha ko lang yung data kanina. So, we are ready to deploy. Talagang, kaya nga may joke dito sa Maynila. Nakakatawa nga yung mga joke dito kasi ang dami yung mga tarpaulin. Kumahan ng tarpaulin, hindi vaccine. Pero, we're ready. Sort of saying. May awa ang Diyos. So, Mayor, 980,000 ang target natin. Ah, okay. Nasa 90,000 pa lang yung pre-registered. Anytime soon, sana nga dumating yung bakuna. Later, dali, or March. Marami pa yung ahabulin natin. Paano natin inihigayin po yun? That's the same feeling na inaasahan namin. Na kapag nagbakunahan na, alam mo naman tayo mga Pilipino. Kahit naman ako, di ba yung word of mouth? Kamusta bakuna sa'yo? Anong epekto sa'yo? Kaya importante whether it is only 500,000 initially, kasi i-spread naman yan ni Presidente. Kakalat naman yan sa buong Pilipinas. Hindi naman 500,000 sa Manila. No, that's quite unfair to other cities and localities all over the country. So i-spread yan. No? So, ang importante lang, makapag-start tayo ng bakuna. Pag nagkabakunahan na, yung tao, through the information dissemination ng IATF, through information dissemination ng DOH, through information dissemination ng local government, tapos meron kang actual, tingin ko mas tataas ang numero na magkakagusto. Kasi talaga nag-aantay lang. Nag-aantay lang yan. Kasi hindi mo rin masisisi ang tao. No? Dahil may kalituhan sa mundo eh. Kanya-kanyang news article or posting. Kaya nga what matter most, ako lagi gumpayo. Gumawa kayo ito sa ahensya ng gobyerno ng impormasyon. Ang sa national government, yung people's television, doon kayo. Gumawa kasi yun, government government station. So kung ano yung polisiya ng national, yung makakuha ka agad ng impormasyon. Pangalawa, sa mga salita ng mga leader o presidente, sekretaryo, o sumunod sa mga local official. Kasi yun yung direction eh. Yun yung medyo facts. Kaya yun ang payo ko lagi para kasi ngayon medyo clouded yung visual ng tao. So, that's why and you are right. For now I have 90,000, at least I have something to attend to. Now, from there, we'll pick it up. Kasi, magpa-pass the word, sort of say. So, from Radio Pilipinas po. So, sa gitna po ng pandemya, marami po kayong award na nakuha sa DTI, aside from the city. Ano po yung mensahe sa bang mayor sa Metro Manila? Well, una, nagpapasalamat ako sa mga ahensya ng gobyerno na yon na kinilala yung ating small effort to really yung gawing maaliwalas ang lungsod ng Maynila kaya talagang maging business friendly and a city of opportunity. At yan, pinagpapasalamat ko din sa aking mga kapwa-empleyado sa lungsod kasi hindi naman namin mapagtatagumpayan yung mga ganyang parangal ng ako lang. Walang ganun. I continue to believe that simula sa Estero Ranger, Baseco Wario, Kapalsada, Police, Social Welfare ng Manila, itong mga ahensya ng city government really trying to work hard and achieve efficiency in delivery of services. So yun ang aking pinagpapasalamat. O, pangatlo,
Oh, siyempre, salamat sa Diyos. Sana po. Oh, dahil nabigyan ako ng pagkakataon makapaglingkod. Not everybody will be given a chance to serve the people. And I'm grateful to God. And I'm nothing without God. Pang-abad, inaalay ko naman to sa mga taga-Maynila. Kasi, kahit pa paano, pagsakay nila ng taxi, pag sinabi sa address nila, padali mo nga ako sa Tondo, o dali mo ako sa Sampalo. They can be proud of themselves where they live, or where is their home, no? They can be proud of being Batang Maynila again. It is for that. I'm just happy to be part of it in our own little way. Pipilitin pa namin pag-ibayuhin because you deserve better things from your government. Mayor, kahapon, sabi ng Pangulo, no vaccine rollout, no MGCQ, wala mo na modified general community quarantine. Ano po yung sabi niyo po dito? Well, if that is the policy of the President, we in the local government unit under the supervisory authority concept will follow the same. And tama rin naman yun si Pangulo na sige, may mga data that contradicts the MGCQ, then we'll go roll out first. And I believe in the coming days, ako kasi ang paniwala ko, in the coming days or week, no, may darating na bakuna. So, pag na-deploy na natin yung bakuna, no, pag na-deploy natin, pwede na tayo magbukas na magbukas. Kasi kailangan natin mag-catch up with the economy. We really must and we should do some aggressive policy, aggressive program and action na muling buhayin ang ekonomiya. Muling magkaroon ng komersyo so that we can make jobs available to especially mga apektado sa pandemic. And that's the only way. Now, pag ang pagbubukas ng ekonomiya at ang resibong pagbubukas ng mga industriya ay dapat may kaagipan na agresibo rin pagbantay sa infeksyon. Tingin ko, 11 months of experience, 11 months of practice, 11 months of having coronavirus in our life as a day-to-day na buhay natin, we've learned a lot in learning. Now, kaya ang dapat na magiging polisiya ngayon, buhay at kabuhayan. So, this must be considered at all time. So, that I agree. Pag ganun bakuna, mag-MGCQ na tayo. So, anytime ready ng Maynila for MGCQ? We are always ready. Hindi lang siyempre natin ma-quantify yung epekto. At ayaw naman natin na maging bulagsa o yung pabayan. But as far as the City of Manila is concerned, since October hanggang ngayon, nasa 300 level margin ang infection sa Maynila. So, namamanage naman. Despite of New Year, Christmas, sa Poong Nazareno, Santo Niño, and all other activities na Manila-based, ha? By the millions to. And kami, we continue to offer the City of Manila open sa mga magsasaka sa Benguet. At mga magugulay sa Benguet, maghahalaman sa Benguet, sa Central Luzon, Southern and Northern Luzon, and some portion of Southern Luzon na dinadala sa Recto. Ang pier namin bukas. Yung mga produkto patuloy na bukas, hindi namin sinarayan ever. Dangwa. Oo, nakakatakot, pero mas nakakatakot magutom ang tao. Nakakatakot yung infeksyon, mapanganib yung infeksyon. Pero ang gutom, nakamamatay din. And it's a painful death. So that's why kami talagang sa laki ng populasyon ng Maynila, mas mahirap mabawasan ng infeksyon dahil kulog, sikliglig. In terms of, I think we are about 70,000 per square kilometer. We are the most dense city in the country. In capital. And if not in Asia.
density per square kilometer. So with all those challenges, no, kaya kailangan namin magbalanse. No, yung chicha ng utaw at saka yung kalusugan ng tao, di ba? I mean, these are thin hairline that we cross every day. But again, with regard to your question, yes, we are ready. We are been preparing, and so far, if I may share it to the people of Manila, our capacity to withstand or to hold, to care about infection with regard to quarantine facility and COVID bed capacity, we're way, way, way ahead as of now. And day to day is different. But pero for the past 4 months, we are so much ahead. No, in terms of numbers lang to, no? Infected person and capacity. Yun yung Maynila. Kaya kung makakatulong kami sa pagbukas ng ekonomiya at ang Metro Manila, ito, it's a fact. Whether we accept it or not, Metro Manila is the center of economy. That is a fact. And Manila is part of Metro Manila. And Manila is the capital and window of opportunity. So yun yung mga kinukonsider namin. Sir, ako last na lang. Nagbigay ng 1 million face mask yung ano, yung presidential management staff. Baka may ano. Well, una, maraming salamat sa PMS. Sa lahat ng bumubuo ng PMS at saka mga other agencies. Like DDI, DSWD, saka yung iba pa mga sub-agencies. No? We are very grateful. And in fact, I know that you produce jobs like you for those people. The same thing, the city of Manila is producing our own mask and providing job opportunity regularly sa ating mga kababayan. So, thank you sa presidential management staff. Maraming salamat sa inyo. Any help will do. Huwag kayong magsawa. Mabasasa na kayo ulan. Nandumami pa kayo. COVID vaccination sa Unison, perfect na eh. Ako lang, bakuna na lang po lang. Bakuna na lang. Tingin ko naman, bakuna na. Even ang tao, tingin ko ha, paniwala ko. Ako, basta I'm a believer of a positive and good vibes. So when they see hope, oh, bakuna. Oh, walang epekto. Tingin ko, no global demand. So we should prepare ourselves as a country and as a city. So, tingin ko, simulan muna natin kasi nauna na Bangladesh, nauna na Myanmar. Nauna na tayo. Oh, Diyos ko eh. Tingin ko, hindi nyo na kayang ipaliwanag sa taong bayan yun. Bakit hanggang ngayon wala pa tayong bakuna? Kayo ba, may panawagan pa kayo sa national government? Eh, si Secretary Galvez, sorry na rin. Ay, hindi mo nag-sorry. Nahiya na lang siya. Yeah. Kaya ako na naniniwala kay Secretary Galvez because he's doing his very best. But there is what you call world demand. Kaya dapat ang policy making aggressive. Kami, we took the risk of entering into contract. A tripartite contract. Why? Ang sabi ko, there is what you call occupational hazards. In government service. And sometimes, we, as leader, maasiman na suka, kailangan namin inumin. Mr. Pil. Yes. Kailangan yun. Kailangan makita ng utaw yun. Anyway, ma-justify naman namin yan under Section 16 of the Local Government Code, the general purpose. Kailangan dito makita. Sorry to say, but kailangan yung makita, mididib ka. Sorry to say. So, we must be aggressive. Kasi masyado naman ng delay. And the people will never ever understand the delay. Kasi, una, may anxiety na yung tao. Ano bang bakunang ligtas sa akin? Tama? Ano bang bakunang dapat kong pagkatiwalaan? Pangalawang tanong ng tao sa kanya sarili, magpapabakuna ba ako o hindi? Tapos pangatlo, kailan ba yan? Kailangan punong-puno na ng question ng tao. Punong-puno na ng question sa sarili niya. So, the people doesn't deserve delays nowadays. No more enough excuses and explanations.
The people are waiting. So that's why I cannot blame Secretary Galvez to, you know, and I respect the guy. Na talagang he stood by it. Ganun eh, ganun ang literato. Pag tambol, sabi mo sa tao, pasensya ka na talaga. Nick, don't worry, pagbubutihan ko sa susunod. Maintindihan naman ng tao eh. Pesa yung kiyaw-kiyaw ka ng kiyaw-kiyaw. Hindi naman expert. Puro wento, walang wenta. Hindi naiintindihan ng tao yun eh. With all honesty. Ang gusto ng tao, straight forward. Kaya sinabi ko sa inyo, dumating yung bakuna, may pangamba ka, tuturo ko. Payagan ako ng national government, turo ko pa. Ikaw, I share the burden, your doubts. Yung, delikado yun. Do you buy, eto, ako naman ang magtatanong sa inyo. Hindi, ako naman magbabalik-tari ko naman. Naka-live ba tayo? Hindi. Ang tanong ko sa inyo, do you value your life? Yes, of course. See, I value mine also. Not only as mayor, but as human being. We all value our life. So we have same value. So kaya yung risk na pinapangamba mo ay talagang ako rin na nangamba. But we must show. We must prove. We must put action to our words. Yun ang aking word. Yun ang think ko. Diba? Ayun, kung maglala, basta pagbula ng bibig mo, bubula rin ang nakakatakot yun. Kaysa naman na maging abo. Okay, maging abo, ha? Kaya saka, no? Kidding aside, every day when I see numbers, come to think of it, it's just numbers. No? But there is life behind the numbers. There is real person. There is human being behind that numbers. So when you see that, you get sad. Saan mo lulukot ka eh? Alam mo, gusto mo may magawa pero wala kang magawa kasi alam mo walang gamot. Hindi naman pwede naman habang buhay sabihin natin sa taong bahay, patigasan na lang tayo. Hindi naman matatanggap ng tao yun. Sa kanter. Yun naman yung aking doon. Yun ang take ko doon. Kaya ako, ang ginagawa talaga namin, anong polisiya ng nasyonal, IATF, ibabagay namin yung polisiya namin. Yeah, so, sila direksyon, doon din kami doon. Para in sync. No, yung maniwala ka lang na yung sistema tatakbo. It may not be, may mga shortcomings and all other things, pero ang importante, you continue to believe. And that's what matters most. Same thing with the people. Kailangan humawak ang tao, humapit ang tao. Maniwala, natatakbo, aayos, at gagana ang sistema. Sana. Maniwala ang Diyos. Okay, thank you. Thank you so much for your okay. Hello. Hello. Oh, subscribe to your channel. Yes, okay, peace.